Alright. So, alright mga parikoy. Welcome ulit dito sa aking vlog or dito sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kang mag-alala dahil bago pa lang din itong aking channel. Alright. So, paki-subscribe naman at paki-click yung bell na button para lagi kayong updated sa aking video. Alright. So, this time, ang tatalakayin natin ay patungkol dito sa aking motorcycle, which is, ito ay isang Suzuki Gixxer na carburetor type. So, ang aking Gixxer ay 4 na taon na. Isa sa tatalakayin natin dito sa aking Gixxer ay isa sa mga common issues na nangyayari makalipas ang ilang taon ng paggamit. So, kaya naman kung isa kang Gixxer owner, stay tuned ka lang parikoy dahil mahalagang impormasyon ang sasabihin or ang tatalakayin natin tungkol dito sa ating Gixxer. Pero bago ang lahat, itutur ko muna kayo dito sa aking Gixxer. Ano na nga ba ang mga nabago after ng 4 na taon? Alright! 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 So alright! So dito muna tayo sa likod nitong aking motorcycle or dito sa likod ng aking Gixxer. So ang una kong upgrade na ginawa dito sa aking motor, rear fender niya ay inalis ko na or tinatawag na ito or common sa tawag dito ay underneath or pin or fender eliminated or kung ano man yung tawag nila dyan. So yung pagtatanggal ng rear fender ginagawang underneath ay isa sa mga common upgrades na ginagawa ng mga may sariling motor. Alright. Next, dito sa aking likuran. So, since inalis na natin yung ating rear guard or yung rear fender, so, naglagay tayo dito or naglagay ako dito ng aking DIY mudguard. So, ang mga materials na ginamit ko dito ay gumamit ako ng plain sheet na stainless. So, para less or para hindi na ako magpintura o para hindi kalawangin. So, ito na yung ginamit ko or ginawa ko. So dito sa dalawang signal light, in order ko lang ito sa Lazada pati itong brake light niya. Dito naman sa gilid, so itong stainless na round bar, so ito yung part na binili ko na. So ito DIY, so ito nakuha ko lang ito sa scrap materials na galing sa aming construction, itong plain sheet na ito. So ito I think ang ginamit ko na size dito ay 1/4 size diameter, so itong bracket na ginawa ko dito. So, kabilaan yan. Yan, para matibay. Yan. Tapos, yung stock doon sa ating rear fender na reflectorized ay nilagay ko rin siya dyan. So, malaking tulong din yan na mayroong reflectorized sa likod ng ating motor. Alright. Dito sa side nito, gumamit ako dito ng flat bar na stainless. So, kabilaan din yan sa kabila. Alright. Okay, so yun yung aking DIY mudguard. So sususian natin para makita nyo kung paano nagpapunksyon. Alright. So okay, naka-signal light na. So tingnan natin. Yan. So kung makikita nyo, meron, maliban doon sa original natin na tail light or brake light or stop light, nag-additional pa rin ako dito. So ito yun. So, para meron pa rin reference light doon sa pag nagsisignal light ako. So, kasi kung wala ito, medyo mahirap i-distinguish kung kumakaliwa or kumakanan ba ako pagka malayo or madilim yung or pag madilim yung lugar. So, since meron ito, so madali siyang matindihan. Okay. Okay, next. Alright. Okay, next. Dito naman tayo sa aking next upgrade. So kung makikita nyo, naka-disc brake na din yung ating Suzuki Gixxer. So anyway, yung aking Suzuki Gixxer ay carburetor type. So alam naman natin na yung carburetor type ng isang Gixxer ay hindi pa disc brake yung likod. So isa din sa common na upgrade ng isang Gixxer or Gixxer owner. So eto yon. So pinapalitan yung dating drum brake into disc brake. So itong disc brake na nabili ko ay nabili ko ito sa Shopee. Alright, pakitignan na lang sa screen. So isa sa mga nagustuhan ko sa disc brake na ito ay yung kulay ng caliper. Kasing kulay siya nung caliper na nandoon sa unahan, which is yung gold color. Yung kadalasan kasing nakikita natin na binebenta sa online na
na disc brake ay yung OKM brand ay kadalasan red itong color nito. Pero sabi doon sa binilhan ko ng shop sa Shopee ay plug and play daw itong disc brake, pero sa kasamaang palad nung kinabit ko na siya ay meron palang konting kailangang ayusin. May mga pina-machine siya pa ako dito, so para mag-pitch siya dito sa ating Jixer. So ito yung hose niya papunta dito. So isa rin sa gusto ko. So ito yung master, yung brake master niya ay nakalabas. Or may, eto kung mapapansin nyo, may sarili siyang bracket dito. So matibay. Tapos papunta doon, dito siya naka-tornilyo sa ating pot tress or pot peg or kung ano man tawag dyan. So yung nakikita kasi natin sa online, ang ginagawa dito sa part na ito, itong brake master, itong dalawang tornilyo na yan, dito yan nilalagay. Binubutas ito, tapos ito doon nakaposition sa loob. So isa din sa common issue noon pag dito mo siya nilagay. So ito kasing itong portion na ito, hindi siya ganun katibay. So once na prenesh mo ito, kadalasan sa nangyari doon, inapuputol ito. So kaya hindi ako nag-decide na bumili ng ganun. So kaya nung nakita ko ito sa Shopee na merong sariling bracket. So anyway, itong bracket na ito ay hindi rin siya plug and play dito. So kinailangan ko pang i-modify para mag-shoot siya dyan sa dalawang tornilyo na yan. So siguro gagawa tayo ng panibagong tutorial para dyan. So yun na nga yung aking next na upgrade sa aking motor. So itong ginawa kong disc brake, yung aking likuran. Pero mga parikoy, kung gusto nyo talaga ng totoong plug and play na disc brake, ay kontakin nyo lamang si paring Jmar Cheris sa kanyang Facebook. So shout out paring Jmar Cheris or paring Japs. So kung gusto nyo ng tunay na plug and play talaga ditong disc brake na to, so kontakin nyo lamang si paring Japs. Alright. So ito. So ito yung tawag nila dito ay trellis. Wala namang talaga siyang purpose dito, maliban lang talaga sa dagdag na designs dito sa ating motorsiklo. So ito, medyo mahilig tayo sa stainless. So itong aking trellis ay stainless din to. Mga paps or mga parikoy, hindi naman sa pagmamayabang, pero itong design na ito na nakikita niyo ng trellis na ito ay galing or ako talaga yung original na nag-design nito. So marami nang nagbenta nito sa online, sumikat ito sa internet ang ganitong designs. So marami nang gumaya niyan. So okay lang naman, pinapayagan ko naman sila na gayahin yung design ko. Hindi naman tayo ganun kadamot. Pero anyway, pinapaalam ko lang. Alright. So okay, so yun yung aking trellis. So dito yung bracket niya. Ayan. Tapos kasama na din yung aking DIY din na slider. So stainless din yung portion na ito. Tapos pagdating dito, ito, niribit ko lang siya dyan. Tapos itong portion na ito, yung stiff nut, or yung apakan na nilalagay sa bisikleta ito eh. Nakita ko lang din ito sa bike shop. Tapos dito sa dulo, ito na yung nabibili natin, na common na nabibili natin sa isang motor shop, yung slider tip. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, kung gusto nyo talaga ng heavy duty na slider, kontakin nyo lamang si paring Japs. Alright. So okay. So ito yung aking trellis, stainless trellis. Kasama niya yung aking DIY na slider. So dati meron ako ditong mga auxiliary light na nakakabit. So since lockdown ngayon, tinanggal ko na muna siya. Hindi siya masyadong nagagamit ngayon eh. Alright. Okay. Next na upgrade ko dito sa aking Suzuki Jixer, itong aking handlebar. So kung makita nyo, medyo kasing silver yung color na ng aking handlebar. So ito yung tinatawag na pat bar, or yung handlebar na pat bar, basta pat or mataba. So yeah, kung ayan, isa din ito sa common upgrade na ginagawa sa ating motor. So yung pinapalitan yung handlebar ng mas mataas. So ang purpose ng mas mataas, or ang kagandahan ng mas mataas ang handlebar or naka-riser yung handlebar natin, eh nawawala or hindi na mangalay sa kamay once na naglo-long ride tayo. So alright, so nabili ko lang to sa pinakamalapit na local motor shop dito sa aming lugar. Okay, so maganda ito, recommended ko itong
paglalagay ng pot bar. Ito pala. Ito. Itong side mirror ko na to. Yan, dito tayo. Yan, pinalitan ko na rin tong side mirror ko. So hindi na to yung stock. So kasi merong problema doon sa stock natin sa side mirror. Nakailang palit na ako doon sa stock natin na side mirror kasi lagi siyang nababasag sa parking. Once kasi na maganyan lang yung side mirror dati natin, laging nababasag dito na part. So nakadalawang palit ako nung stock natin. So kaya naman, eto, nung nakita ko ito na side mirror na to, I think ang brand nito ay Oxford. Nakita ko ito sa loob ng Motoworld. So kung nakita ko to, binili ko to. So hanggang ngayon, siguro ko nasa 3 years na or 4 years na rin siguro kasi kailan bago pa lang yung motor ko nang pinalit ko ito. So maganda rin klaseng side mirror ito. Oxford brand. Matatagpuan sa Motoworld. Alright. Next. So nahan. Alright. So isa rin sa upgrade ng ating Suzuki Gixxer yung paglalagay ng eto, visor. So itong visor na to, hindi talaga ito pang Suzuki Gixxer. So nakita ko lang din ito sa Lazada. Actually pang KTM ito. I don't know kung anong model ng KTM. So ginawan ko na lang ng paraan kung paano ito mag-fit dito. Alright. Alright. So dito sa ating headlight ay stock pa rin yung gamit ko. So dati, dito ta, medyo against the light. So dati, sinubukan ko rin palitan itong ating stock na headlight. So sinubukan ko din yung tinatawag na Mini R3 headlight. Ayan. Yan. Yan, yung nilagay ko yung Mini R3 headlight sa aking motor. Sumikat ito sa internet. So marami ang nagandahan dito. So kaya lang, sa bawat upgrade natin ng ating motorsiklo, hindi nang nangyayari yung nagsasawa tayo. So binabalik natin yung stocks sa ating mga motor. So, kaya naman nagsawa na ako dun sa Mini R3. So binalik ko na muna siya sa ating stock na headlight. So maganda pa rin kasi yung quality ng stock. Wala pa rin tatalo sa stocks. Alright. Next pala, eto. Yan. Yan. Etong sticker na nakadikit dito sa aking tank. Or tinatawag itong tank pad. Okay. So kasabay nung, so almost 4 years na din itong tank pad na nakadikit dito. So shout out nga pala kay Pad Hesib. Ah, hindi nakikita. Shout out nga pala kay Pad Hesib Philippines. Isa sa pinaka quality yung gawa pagdating sa pad. Pagdating sa tank pad adhesive. Tank pad adhesive. Anyway, yung Padhesib pala yung tawag nila dito. So, shoutout Padhesib Philippines. So, hanggang ngayon, magpo 4 years na buhay pa rin yung tank pad na binili ko sa inyo. Alright. Alright. Shoutout sa mga ka-RWC Bicol chapter or Oragon chapter. Alright. Alright. So, syempre, next. Hindi mawawala yung paglalagay nito. Anong tawag dito? Yung belly pan dito sa ating Gixxer. So kadalasan marami nang nagtitinda nito sa online na magagandang klase ng belly pan. So search nyo lang. Pero kung gusto nyo talaga ng mga quality na gawa pagdating sa fiberglass, so hindi lang to ang available na nabibili na para sa ating Gixxer. So meron ng nilalagay dito na palikpik. So kung ano-ano pang mga pampaganda sa ating motor. So anyway, itong belly pan na kinabit ko dito ay dito ko lamang pinagawa na malapit na fiber shop dito sa aming lugar. Kung gusto niyo talaga ng mga quality na fiber, meron akong i-recommend sa inyo. Kontakin niyo lamang ang Team Crossfire or i-search niyo si paring Jasper Donila. Pagdating sa mga fiber na gawa na panglagay natin sa mga motor natin, ay doon niyo matatagpuan talaga ang quality na fiber. Alright. Shout out sa iyo, Team Crossfire. So alright, yun na nga mga pare ko eh. So, ito na nga yung big issue na nangyayari sa ating Suzuki Gixxer. Isa lamang ito sa mga issue na nangyayari sa ating Gixxer ay ang ating swing arm. Itong swing arm na ito, kung hindi nyo pinapansin yung motor ninyo, sa ilalim ng ating swing arm dito sa part ng ating shock, sa ilalim, yan, sa ilalim, ay hindi natin namamalayan dito. Kinakalawang na pala siya dyan. So right, mamaya tatanggalin ko itong buo ng ating motor at
aayusin natin. Gagawa natin ng paraan kung paano ito maayos at ipapakita ko sa inyo. So, alright. Surprise! So, ayan na nga, mga pare ko eh. Ayan na nga, after 4 years, ayan na yung itsura ng ating swing arm doon sa ilalim. Doon sa part. Yan, sa ilalim niyan ng ating shock. So, kaya naman kung isa kang jigsaw owner na katulad ko, kung lumagpas na ng 1 year yung iyong jigsaw, sa tingin ko kailangan mo nang i-check yung ilalim ng iyong swing arm. Para hindi na matulad sa ganito. So ayan. Titingnan natin. Halos wala nang laman yan, no? Wala na. Wala na, butas na talaga. Right. So mga paps, huwag nyo nang antayin na sa gitna pa ng daan kayo masiraan. So okay. So magpapatulong ulit tayo sa welder. So ito yung materials na itatapal natin dito. Ganyan. So, gagawa natin yung paraan. So, gamit yung welding. Ito yung materials na ito. Isang flat bar to na galvanized iron. So, itong materials na ito, galing ito doon sa mga telecommunication ng poste. Or yung poste ng mga soreko. So, ito ay isang magandang materials na hindi agad kinakalawang. So, mapapansin yung mga poste ng Meralco. Kahit ilang taon nang nandyan, naka-expose sa labas. Hindi siya agad-agad kinakalawang. So maraming salamat sa nagbigay nito sa akin. So ito yung tatapal natin dito. So alright. Yan ang mga paps. Papawelding na natin yan. Alright. We'll be right back.
tapos na ni Manny Bert. Alright, alright mga paps. So yun nga, natapos na natin ipa-welding, lagyan ng flat bar yung ating swing arm. Okay, tingnan natin. So, okay, so kahit dito sa side, nilagyan namin kasi umabot na dito yung kalawang. So bali yung side na yun, nabutas na din siya. Okay, tingnan natin dito na part. Alright. So okay. So kahit papano, okay na siguro ito. So kaya naman sa mga katulad ko na Gixxer owner, na mahigit na siguro 1 year yung inyong motor, so kinakailangan nyo na sigurong i-check yung ilalim ng inyong swing arm para hindi na umabot sa ganito. Hindi ko alam kung ano yung cost ng ganito. So siguro dahil hindi masyado nalilinisan yung part na to. So okay, so later on ko na siguro ito papapinturahan, kasi iniisip ko kung pipinturahan ko siya, buong swing arm na siguro yung pipinturahan natin. Alright, sabit na natin. Alright.